Alam nyo ba na mahalaga ang tubig sa ating katawan? Ang pag-inom ng 8 basong tubig ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Walang lasa, walang kahit anong flavor, pero malaki ang benepisyo na makukuha natin tuwing umiinom tayo ng tubig. Hindi alam na marami, 60% ng ating katawan ay binubuo ng tubig. Ano, patatagalin po ba natin to? Tignan na natin kung ano pa yung mga benefits na yun ng tubig na maka-shot na. Ay, makainom na. So, yun na nga, no? Guys, ayan na nga. Ito na ang 7 benepisyo ng tubig sa ating katawan. Let's go! So, yun na nga. Ang nungunguna ay ang kutis ng balat. Ang wrinkles o ang pangungulubot ng balat, ang dryness o yung panunuyo, o yung mga nagbibitak-bitak ay isang halimbawa lamang ng mga to ng di pag-inom ng tubig. Ngayon alam nyo na. O ano, magdadalong isip ka pa ba? Kung ayaw mong tumanda na maaga, pinom na tayo ng tubig. Kara-kara ka. Para maging baby face palagi. O diba? Wow. Pangalawa, likido sa katawan. Ang tubig ay malaking tulong para ma-digest ang mga pagkain na kinain natin. Maging sa pag-absorb ng mga nutrients na kailangan ng katawan, nandun din ang tubig. Maging sa pag-circulate ng ating mga dugo at sa pagpapanatili ng body temperature, tumutulong ang tubig para makapagtrabaho ng maayos ang ating mga internal organs. Paano masabi? Pangatlo, calories sa katawan. Tumutulong ang tubig para maalis sa ating katawan ang mga sobrang calories na hindi natin kailangan. Pag madalas ang iyong pag-inom ng tubig, nakakatulong ito para mabawasan ang iyong timbang. Lumalabas ang mga sobrang calories o yung mga toxic sa ating katawan tuwing umiinom tayo ng tubig sa pamamagitan ng pag-ihi at tuwing tayo ay pinagpapawisan. Pang-apat ay sa ating mga muscles o mga muscles o mga kalamnan. O galaw-galaw. Tuwing tayo ay kumikilos, kinakailangan ng katawan natin ang tubig. Kaya dapat lagi tayong umiinom ano man ang gawin natin. Sabi pa ng mga eksperto, dapat balanse ang tubig at electrolytes sa mga muscle cells upang gumana na maayos ang ating mga kalamnan. Dahil kung hindi, mabilis tayong mapapagod, mahihilo o mahahapo. Panglima, nakatutulong ang tubig sa ating kidney. Ang kidney ang nagsasala ng mga likido sa ating katawan. Para magawa ang kanyang trabaho, kinakailangan ng tulong ng tubig. In short, sanggang dikit sila. Another one. Panganim, sa ating urinary tract, pinalalabdaw ng tubig ang ating ihi upang dumalas ang pag-ihi natin at matanggal sa ating urinary tract ang mga bakterya at maiwasan ang impeksyon. Kaya habang hindi pa malala ang ating nararamdaman, uminom na tayo ng tubig na di na kailangang umabot pa sa pag-inom ng mga antibiotics o ano pang mga matataas na dosages na gamot. Pinakahuli sa lahat, stool softener o pagpapalambot ng ating dumi. Napapabuti nito ang paglabas ng dumi sa ating katawan. Kailangan natin ng tubig upang maiwasan ang pagtigas ng dumi na nagre-resulta sa constipation. O, magdadalawang isip ka pa ba kay Irog? Ngayon nalaman na natin ang benepisyo ng tubig sa ating katawan. Kung gusto natin malusog ng pangangatawan, huwag na huwag natin kalilimutan ang pag-inom ng tubig. At dapat lagi natin itong isasama sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun lang sa araw nito mga kairog. Bye!